Hindi ko pa alam ang pangalan niya, pero kulang siya. Pero wala dahil parang mas matanda siya sa akin. Something for something. Yeah, there's always something for something. You believe in capitalism here in the United States? Well, in a way, that has made the country prosperous, but there is a consequence. Mm-hmm. If you say that, like not everybody are benefiting the fruits. What do you think? I thought the engine of world economy, at least the principle. Which yeah, in a way, nakakaingit si Lola Anita o Ate Anita. May sarili siyang mundo. Doon sa mundong yun, masaya siya. Kontento siya. Yung pangangailangan niya sa katawan niya, like yung gutom na kailangan niyang ibsan, natural na dumarating sa katawan niya, pero wala nga siyang worry eh. Nung una kong nilapitan kanina eh, kahit namumutla siya, nakangiti, masaya, may kinakausap siya sa hangin, eh, may sarili nga siyang mundo na hindi ko mapasok. Pero yung mundong yon, I'm sure nandun yung mga kaibigan niya, nandun yung pamilya niya, nandun yung anak niya, nandun yung kinabukasan na nakikita niya. Yeah, so I was tayo maraming worries sa ating mundo. Nakakainggit yung kay Ate Anita dahil isinantabi niya yung mga worries sa mundo niya. Mayaman siya, mayaman siya sa pamilya, sa kaibigan, sa mga lugar na napuntahan niya na hindi ko pa napupuntahan. How I wish. Kaya ito lang na naging palaisipan para sa akin ang mga sinabi niya. So ganyan ang mga tao dito. Araw-araw na makikita mo ang katulad ni Ate Anita. Lalagpasan na lang. Pero magandang minsan ay huminto at kausapin. Although hindi man ako nakapasok talaga sa mundo niya, may nasilip lang. Bahagi din ako ng mundo niya ngayong araw nito. Sa akin, ako naman ay nabiyayaan din ng isang bagong kaibigan at maraming katulad niya na hindi dapat baliwalain. God bless Ate Anita. Pagpalaing ka.